alam kasi yung tao sa Pilipinas, it doesn't take a lot to make them happy kasi. Correct. Whatever I mean, they have, whatever they and have. And we all know Filipino people are happy people. Oo, diba? Correct. Oo. I mean, mali tayo magkaraoke, mali tayo mag, you know, mag... salo-salo, mag-party, di ba? Basta salo-salo lang parang ganun eh. Masaya diba? Na, di ba? Alam naman natin ang Christmas is all about gathering. Correct. Getting together with your loved ones, di ba? Mm-hmm. Spending that time, that special time. It's a spirit of giving kasi alam naman natin the word Christmas, Christ, di ba? Yun yung birthday ni Jesus Christ, di ba? So, ito yung panahon na joyful moment or joyful occasion ng lahat ng mga Christians. Saka peace ba? Kung mga peaceful. Diba? Yes. Yung mga makaaway, kailangan kapatiin na, diba? Hello everyone, this is Elizabeth Velasco from the Velasco team of Remax Gold, and this is Alvin Reyes, Supreme Lending, and welcome to our episode 67 of Bahay Pinoy sa Tate. Yes, yes. Hello Alvin. Hello Elizabeth. Hello. Ito na naman tayo. Oh my, pero umuulan. Umuulan. Nag-uulan ngayon. Eh ano ka ba? Eh, December. December na. Alam ito mo ba na kapag umuulan dito sa Sacramento, California, eh, umaano, nag-i-snow naman sa Lake Tahoe. Nag-i-snow na nga. Kaya nga. Parang ako, gusto ko kasi yung ganitong weather na kasi feeling ko cozy time na, di ba? Mabalik na yung mga cozy time. Oo nga. Pero alam mo, pagkapag umuulan, tinatamad ako. Tinatamad ka? Dumabas. Oo, lahat naman eh. Pag umuulan eh, sino masisipagin? Umuulan na nga eh. Hindi, I think lahat ng mga Californians allergic sa ulan. Oo, lalo na kasi we've been getting a lot of heat, di ba? Parang... Diba? Hindi, at saka hindi lang yun kasi yung mga allergic tao... Allergic sa ulan? Hindi naman siguro. Hindi, kasi yung mga tao, ayaw nilang mag-drive sa ulan. Ayun nga, oo nga. Diba? Oo nga. Dito mean, konting ulan lang, traffic na. Oo nga. Samantalang sa, sa Pilipinas, baya umuulan. Bumabaha wala pa nga. Bumabaha ay, pa, diba? Nga. Pero ito na kasi, ito na yung sign na holiday season is coming. Correct. Ito na yung mga mode ng mag-shopping. Oo, yan. Let's talk about that. Marami kasi talaga. Oo. Ito na, we're on the first week of December. Correct. Diba? Yes. Ano, ito na yung holiday season na tinatawag. Marami ng Black Fridays. Ito na yung mga unsale, hindi diba? Hindi na, natapos na nga. Tapos na nga, pero sabihin, ayun na naman, ano ka ba? Ito na yung mga kung anong sale na dumadating na, ay, diba? Oo nga, yung Cyber Monday. Cyber Monday, Thursday. Lahat na ng day, meron ng sale, di ba? Okay. Pero gusto kong pag-usapan to kasi ano ba talaga? Ako lang to, ah, right? Alam na natin, konting medyo inflation pa rin tayo, di ba? Correct. Right? Mm-hmm. Ano ba ang, kunyari, may mga elephant gift na ano, di ba? Mga ganun? Oh. Oo nga, kasi maraming mga ano eh, maraming mga ways na to do gift giving, di ba? Merong white elephant. Oo, mga ganyan. May exchange gift. Exchange gift, okay. Merong parang paraffle type. Oo. May secret Santa. Tama. Okay, iba-iba. Gusto ko yung elephant kasi parang agawan eh. Ano yun, di ba yung parang agawan ba yun? Yung sa huli? Oo, yung pwedeng i-steal. Pwedeng i-steal. Diba? Ang ayoko lang doon, hindi siya more like kailangan pag nagregalo ka, more like pang ano siya yung general. Kasi general, pwedeng pababae, padlalaki. Oo, diba? Nga. Tama yun. Tsaka, ibig sabihin, kasi ba dati, okay, anong limit? Oh, $10 lang. Wala ka na mabibili ng $10. Wala ka na mabibili. Kapi lang yun. Kaya gusto kong pag-usapan natin, ano ba yung... At, itong moment na to, itong time frame na to, ano bang do you think the descent? $50, $100, diba? Actually, I mean, right now, para to give like a decent gift. At 50. At least mga 100. 100, oh. Kasi dati $25 lang, diba? 20 nga lang, maganda dati, na, diba? Kaya minsan nakakaasar. Ako, pasensya na guys, pero minsan nakakaasar. Nagbigay ka ng medyo, pumunta ka pa sa store, pumunta. Tapos yung makukuha mo, medyas lang, parang... Di ba may ganun minsan, di ba? Ano, okay. It's the thought that counts. Oh, ano ka ba? Ganun ba? It's the thought. Pero syempre, it's also the gift. Oo, di ba? Nga. Come on. Di ba? Kaya nga you want something na pwede mo rin gamitin. Come hindi, on, kaya diba? Nga mas maganda yung Secret Santa. Kasi sa Secret Santa, talagang pag-iisipan ng taong yun kung ano bang hilig nitong tao. Yun, ano bang talagang yung tama. Magiging
magiging thoughtful anong siya gusto na niya? Iisipin, di ba? Hindi yung need. Ako, I always said, ano yung need, not want, di ba? Oh, really? Parang ganun. Pero di ba, ibig ko sabihin, tulad yan, pagka mag-ano ka, di ba? Ako, I always do this. Ako, hindi ako, ito sabihin ko na sa'yo, Elizabeth. Ano? Wala akong panahon mag-shopping. Mag-shopping. Kaya bilang ko na lang ng gift card yan. Bilang ko na lang di ba? Pangit naman. Pag gift card, wala namang kasaysayan. Pero at least, Elizabeth, siya nang bahala kung anong gusto niya. Eh, kaya nga sabi, gifting eh. Kasi you need to think about that person, what they like. Okay. Kasi parang nagbe-bail out ka. Okay, and it's very typical for men to think like that because men don't like shopping. Most men don't like shopping. I mean, I'll give you example. Like my husband, he hates it. I hate it. When we go to the mall, he's like, uupo lang yan sa Starbucks, sige, umalis ka. Ganun din ako. Ako, sus, Mariosa. Pati mga anak ko, ganun din, my boys. Mo, Elizabeth, punong-puno, ang daming tao, pilahan, ang gulo. Eh, bagay, kayo naman kayo mga babae, talaga yun naman ang gusto ninyo. Gusto yung nakikipag-agawan, di ba? Pero kami, I mean, come on. Para sa feel ko lang, ha? Feel ko lang. I mean, if there's anything, parang pinaka-paborito ko lang talaga, Costco. Ako din, maski busy, sige, let's go. Di ba? Apir tayo dyan. Parang gano'n. Pero sa mga shopping center, parang nakaka-stress. Oo, yun nga kasi parang because of, ang tawag dyan is holiday rush. Sa holiday rush. Traffic, ang hirap ng parking, di ba? Pero nandun kasi yung spirit eh, di ba? Correct. Yung parang, ewan ko lang kayo kung magkakaroon tayo ng tinatawag ng after Thanksgiving, yung bukas na yung, diba? Yung Black Friday? Oo, parang hanggang umaga, hindi, ganun. Ano na ngayon eh, they do it online. Oo, marami diba? Na kasi nagnanak, baka nakawin na lang yung ano, di ba? Ay, yung wala package. Wala kumapasok, oo. Yung package. Puso na ngayon yan ha, nakawan ng package sa Amazon ha. Really? Oh, nasisimula na. Nanakawan ka na ba ng package sa, you know what? Ano mo? I swear to you, thank God, hindi pa. Okay, pero kami hindi pa rin. Thank goodness. Oh. Alam mo ba nung nag-cruise kami, we were gone for 21 days. Okay. Walang, I mean, pagdating namin yung front porch, patong-patong, walang kumuha ng isa. I guess depende rin sa mga neighborhood, pero I'm just saying. Sa lugar, kasi cul-de-sac kami. Oo, diba? Kumbaga ba, yung mga magnanakaw, minsan pag malayo na, ayaw na nilang, ayaw na rin bumiyahe, mahal na yung gasolina. Dito lang tayo sa tabi-tabi, di ba? Parang gano'n. Parang gano'n. Pero ibig ko sabihin, ano bang, okay, alam ko sa bandang Bay Area, madami yan, lalo na sa mga, guys, lalo na kayo, nag-shopping kayo sa mga kotse ninyo, huwag niyong iiwanan yung mga basagan ngayon. Ito na ngayon, marami talaga yung talagang, what they do is they actually just go around parking lot, just waiting for the right people. Diba, may binili, nilalagay sa kotse, parang gano'n. Yes. Hindi, pero napasa na in California yung ni-repeal yung law tungkol sa $950 value magiging crime na, di ba? Para mas mahigpit ng konti. Hindi, diba? Hindi na misdemeanor, magiging felony na. Felony na, di ba? Pero at the end of the day, kasi nga mahirap ang buhay, marami pa rin nagkumagawa ng crime. Oo, tama. Ganun. At saka napakahasal talaga, basag ang salamin mo, nanakawang ka na, di ba? Parang medyo magastos. Pero what I'm saying, ito na rin yung season na usong-uso na ngayon yan. Hindi, at saka yung mga ibang tao, nagbe-ben mo, Zelle na lang. Yeah, o kaya magbibigay ng Starbucks gift card through text. Tama. Magbibigay ng Amazon gift card through text. Parang walang saysay yun. Hindi, kasi nga, hindi naman na walang saysay. Kumbaga ba parang, in some ways, parang safety na rin. So get what you want, di ba? Yeah. At least you know what you want. Hindi, diba? Kasi iba pa rin yung, tama, you know, tatama. Iba pa rin yung personal sa Christmas thought, Eve, di ba? Na may bubuksan parang, ka. Ay, si Elizabeth binigit. Ay, naku. Parang gano'n. Kasi pag gano'n, di ba? Parang walang gano'n eh, no? Hindi, kasi ganito ha. Kwento ko sa'yo. Ano to? I mean, you know, as we get older, of course. Di ba tayo palagi nagbibigay, nagigift, di ba? Ang saya-sayang tingnan yung mga bata, yung mga pamangking ko, yung family, nagbubukas ng regalo. Tapos pagdating sa akin, wala akong regalo. Kasi sasabihin, ang katwiran nila, afford mo naman, hindi na kita bibigyan ng regalo. Credit na lang sa taas yan sa'yo, parang gano'n, di ba? Blessing. Kaso naman, minsan, syempre, gusto mo rin na yung may buksan ka rin kahit papaano. Tama ka rin, alam mo. Di ba, hindi mo ba, feel ko yun, parang, diba?
sa mga anak ko noon, parating lang, ano, dad, what, tulad ngayon, oh, dad, what do you want? Ganyan, what oh, and ano yung sinabi mo? Sabi ko, siyempre, may pakeme. No, I really don't need anything. No, for real. Yeah. Hindi pa kene lang, di ba? Okay, okay. But I'll text you what I want. What I, you know? Pero teka muna, ano ba ang Christmas wish list mo this year? Alam mo, ate, ako. Yung totoo lang. Okay, totoo. Ako ha. Okay, sabihin mo sa kanila, yan, nakikinig lahat sila. Materials lang tayo. Material lang tayo. Ako kailangan ko lang ng mga gear sa motorsiklo ko. Yung hirap naman nung hanapin nun. Sa mo hanapin yan? Kaya nga, itetext ko na lang sa kanila kung saan pwedeng bilhin eh. Di ba yung sabi ko sa mga anak ko, di ba? Right? Ah, pang motorcycle. Oo, kailangan ko ng bagong sapatos, mga ganyan. Eh, ano bang shoe size mo? Mga, bang, bakit? Next naman. Ito na. Ay, nako. Itetext ko na lang sa'yo. Hindi yung mga nakikinig. Ano bang shoe size mo? 10? Size 10? 12? 10 and a half. Depende kung anong brand. Okay. Tandaan niyo yan, ha? Paborito ko pula tsaka puti. Oo. Baka Jordans kailangan mo. Ay, ikaw naman. Kung alam, meron lang. Oh. Okay. Meron alam ako. Alam ko marami ka ng Hindi. Huwag mong sabihin bag. Kung bagay, hampasin kita ng bag. Dami mo ng bag. Alam mo ba, yung cousin ko sabi sa akin, yung collection ng bag mo, enough na yan na ipa-college yung isang tao. Sinabi mo. Oo. Kaya kapag sinabi mong bag, ako. Hindi kasi yung napagdaanan ko yun. Oh, tapos na yung moment na yun. Anong level ka na ngayon? Sabihin ko sa'yo. Sabihin mo sa akin. So actually, if you wanna give something to me. Oh, ano yun? Guys, listen. Yeah, earrings. Earrings? Oh, kasi I like to wear different kind of earrings. Oh. And you could never go wrong, whether fake or hindi fake, gano'n. Basta earrings, gano'n. Yeah, mahilig ako sa earrings. Tapos, pero yung wish list ko this year, gusto ko yung gold bar sa Costco. Oo nga, nakita ko yun ah. Nakita mo? Di ba meron silang, totoo ba yun? Totoo yun. Magandang 2,000 ba yung gold bar na yun? Mga nasa 2,700. Oo, nakita ko nga yun, nagbibenta sila ng gold bar. Yes. Saan mo nalagay dito? Di ba swerte daw ang gold, by the way? Right, by the way? Hindi kasi tumataas, bumababa siya. Not all Costco has it, but I know Costco and Folsom have them. That is very interesting. Yun nga lang, yung iniisip ko, hindi ko magagamit yun, hindi katulad ng earrings, kung gold earrings masusuot ko, di ba? Ang bigat naman nun, kagagamit yung quintas yun. Hindi bar siya. Pero parang display lang, pero nag-grow yung value niya, of course. Oo, yung more likely, itatago mo lang. O pag namatay ka, pamana mo. Parang ganun lang. Parang ganun lang siya. Parang so yun ang gusto mo, lang. Isang ginto. Oo. Tsaka earrings. Hindi kasi parang parang in my mindset, I never owned a gold bar. Yeah. So sabi ko, I wanna have that. Interesting to have. Diba? Interesting to have. Diba? Yeah, very interesting at to have. At saka yun, hindi nag-depreciate ang value. Oo. Diba? Pag gold. Tama. Kasi it's an investment as well. Oo nga, pero... Hindi katulad ng bag. Ano bang bag? Ano ba? May mga ibang bag tumataas, yung iba hindi, diba? Meron. Ay lalo na, alam mo ba, Alvin? Kasi alam naman natin, magkakaroon na ng tariffs dito sa US. Correct. Lahat ng mga imported items, mamahal ng grabe. Ito na. Kaya kung gusto yung bumili ng bag, punta kayo dun sa Paris o sa France, dun na kayo bumili. Na kayo, kasi grabe ng magiging tax. Kasi sure. they wanna make sure na buy American na. Correct. Oo. Diba? Oo. Yeah. So, tataas ang mga bag collection ko. Wow, nga. Ano? Guys, pag nag-garage sale to, ha, huwag mo niyong kakalimutan. Alam mo, yun nga. Yun nga ang parang one of regrets ko. Imagine yung lahat ng mga collection ko. Walang ano, kasi wala akong anak na babae. Wala akong pagmamanahan. Sa mga daughter-in-law mo, bakit di ba baba, di ba pa? So, ganun ba yun? Parang misis ko din. Parang ganun kasi puro lalaki anak namin eh. O, anong mangyayari sa mga bag collection niya? Kaya inaano lang niya, sa daughter, basta, kung maldita, hindi. Ganun yun eh, di ba? Kung sino yung sip-sip, kung sino yung mabait. Mabait. Siyempre, yun ang may blessing, di ba? Yeah, ganun talaga. Pero let's talk about naman yung mga Christmas mode sa Pilipinas. Ay, diba? Sige. Pag-usapan natin yan. Less unfortunate naman ng mga tao. Pero alam kasi yung tao sa Pilipinas, it doesn't take a lot
to make them happy kasi. Correct. Whatever they have, whatever they and have. And we all know Filipino people are happy people. Oh, diba? Correct. Oh, I mean, mahilig tayo magtara. Okay, mahilig tayong mag, you know, mag salo-salo, mag-party, diba? Basta salo-salo lang parang ganun eh. Masaya diba? Na, diba? Masaya na sila. So, videoke nga ang tawag dun sa karaoke. So, I remember when I was like, nasa Pilipinas pa. Most of the time, yun yung time na makakabili ako ng... Kasi bibigay ng pera yung parents ko. Yun yung parang yung gusto kong sapatos, o gusto kong damit. Bagong sapatos. Oo, yun yung time na po pwede akong mag-splurge. Ang tawag, di ba? Kasi yun lang yung hindi naman katulad dito sa Amerika na anytime you could buy whatever parang you want. Parang Pasko lang, pag season lang ng Pasko, doon ka nagkakaroon ng bago. Oo, diba? Hindi diba? Yung parang mag-splurge talaga. Yeah, tama ganun. Naman. So, syempre, mahilig ako sa mga imported goods, ganun. Yes, gusto ko yung galing, hindi made in the Philippines. Gusto ko yung mga imported na tinatawag. Paborito diba? Ko dati, Toblerone. Toblerone? Oh, mura lang ng Toblerone. Punta ka sa Costco, $6. Hindi nga noon pa nga, nung bata ko na sa Pilipinas ako, parang yun ang paborito ko talaga. Ang mga gusto ko noon, K-Swiss, Swatch, nung bata ako. Mga ilig sa mga gamit, ganun. Yes. Yung forma ba? Alam mo naman, nung high school, medyo maporma. Bonggahan-bonggahan yan. Bonggalicious. Pero nga, sa Philippines kasi, ito na nga, since ano na rin tayo, magpapasko na rin. Actually, maaga nag-start ang Pasko doon, di ba? Ay, oo nga. Hmm. Actually, yung mga kamag-anak ko nga, nagpaparamdam na kung kailan daw bibigay yung pamasko nila. Para daw makapag-mall na raw sila. Maaga na. So, pagkikita mo na rin yung mga tao, nag-shopping na rin, maaga nag-shopping, pero uso na rin ang dukutan. Di ba? Totoo yan. Alam mo, nadukutan na ako. Uy! Nung bata ako, nung high school ako, nagbigay yung mother ko ng 5,000 pesos. Eh, laking pera noon. Oh, malaki. Lalo na noon. Oh, diba? Siyempre. In the 90s. Diba? Early 90s. No, actually, late 80s. So, nagbas kami, edi ang siksikan, siyempre, ang traffic. Yun yun eh. Diba? Okay, kasi pupunta kami sa mall, sa SM Mall, Mega Mall. So, yun pala, dapat huwag kayong tatayo doon kung nasaan yung labasan. Kasi napakadalig dukutan. Kasi pag, you know, pag ganun sa'yo, kuha na yung wallet mo. Pero ang gagaling nila, no? Parang, hindi mo ba naramdaman? Kasi nga masikip. Masikip, oo. Masyadong marami. Siyempre, lahat na bungguan, di ba? Pero yun nga, meron nga kasi isang... Iyak ako ng iyak, no? Yung isang, syempre. Nawala yung 5,000 pesos. 5,000, malaki na yun. Yung dati, di ba? Kaya ngayon, kasambahay namin sa Pilipinas, kausap ko kahapon, sabi niya, kuya, sabi niya gano'n, uso na po ang dukutan dito, sabi niya gano'n, marami na po nadudukutan, kasi nga, magki-Christmas na. Diba? Oo nga, kasi maraming ang mga mahihirap, diba, you know, sometimes, kumakapit sa patalim para, you know, makasurvive you know, makadiligensya, gano'n. Alam mo bang na-snatch na rin ako? Sa Pilipinas din? Oo, naglalakad ako sa monumento. Tari, baka naman kasi kung magsuot ka naman, parang, oy, mukhang mayaman to ah. Hindi. Yung kwintas ko na gold na by crucifix. Oo, anadali. Yun, ginanon. Akala ko nga mababakli yung leeg ko kasi masakit. Ang pagpigtas eh. Hindi mo rin kasi masisisi mga tao, di ba? Oo nga. Kasi kung hirap ka naman talaga, talagang gagawin mo naman talaga yung dapat gawin para to survive. Pero okay, mali din naman yun, di ba? Pero correct. Anyway, napag-uusapan lang natin because at the end of the day, correct. You know, we just wanna be able, number one, ito na nga, dalo na rin dito sa amin, uso rin yan, di ba? Correct. Basagan ng kotse, ninanako mga gamit, di ba? Yes, nakawan sa mga Amazon packages na nangyari yan. You really need to just be like conscious and be aware of your surroundings. Correct. Kasi nga maraming... You know, naglalakad ka, nagse-cellphone. Minsan, i-snatch ang cellphone mo, di ba? Nangyayari din naman dito yan, madami na. Pero ano bang pinaka-safest wala sa mga Amazon packages, di ba? Meron naman mga mailboxes na pwede mong i-deliver doon, may lock ka. Yeah, you ganun, you could actually, parang may drop package for Amazon that you could do that. Or, kasi you get notification naman from your phone. As soon as they drop it off, you know, open naman. The door, kunin mo na kaagad o ibilin mo sa kapitbahay mo. Or if you know that this is gonna be something valuable, normally, fine-FedEx yun, kailangan ng signature. Correct. Meron, diba? Kumbaga ba, kailangan na naman na-release ang signature. Return receipt. Yun, kasi,
maski nga may camera ka sa in front of your home, di rin, kung talagang may gustong magnakaw na nakawin talaga, kasi, no? Hindi, kasi mag-ano lang sila, mag-bagahat lang sila, tapos mag-face mask, hindi makikita yung... Uso na ngayon yan, ngayon. Minsan nga sinusundan daw yung mga nag-deliver. Yung truck. Oo, mismo. Mismong truck, di ba? Oo, sinusundan. Sinusundan. Makakaasar na yung mga ganun, di ba? Like, may nihintay. Oh, nako. Anyway, like I said... I mean, it is what it is. With the holiday season, there's also things happening. Yeah, it's not safe anymore. Kasi, like yung last Halloween, I'm so surprised na kakaunti lang ang batang pumunta sa bahay namin. Dati noon, ang dami. Yeah. Ngayon, para bang sinasabi siguro ng magulang na, oh, huwag ka nang mag-trick-or-treat dito na lang sa bahay. Ito, hindi mo rin alam kasi yung mga kung ano nasa loob ng candy, di ba? Correct, oo nga. So, it's not like it used to be, di ba? Oo nga, Actually, nakakalungkot pa isipin eh. Oo nga. Even now, Elizabeth, sa Bay Area, yung mga shopping malls doon, empty na rin. Really, right now? Oo, parang most of the big malls there, konti na lang yung bukas na bukas sa maraming, ano may, kasi noon, parang before, punta ka sa shopping mall, you could really feel the Christmas spirit kasi may mga dekorasyon, di ba? Oo nga. Pero hindi, parang I think nawawala. It's gonna come back kasi especially now na ni-repeal nila yung bagong law sa California na it's gonna be a crime to do 950. Sana, kasi dati noon, you know, walang takot talaga. Walang takot. Diba, nagbamask lang sila. Kala mo talaga, binili, pupunta sa loob ng Rosas, may dala pang bag, ganun, parang, hello, baga ng ganun. Yeah, lang, it gets really crazy. Tama, diba? Yeah. Pero ikaw naman, I mean, let's talk about yung talagang spirit of Christmas, diba? Ano ba talaga ang, spirit ng Christmas para sa'yo? Bakit, why do you, actually celebrate. Alam naman natin ang Christmas is all about gathering. Correct. Getting together with your loved ones, diba? Spending that time. That special time. Kasi nga it's a spirit of giving kasi alam naman natin the word Christmas, Christ, diba? Yan yung birthday ni Jesus Christ, diba? So ito yung panahon na joyful moment or joyful occasion ng lahat ng mga Christians. Saka peace ba? Kung magawa peaceful, di ba? Yes. Yung mga kaaway, kailangan kabatiin na, di ba? So ikaw, ano bang meaning ng Christmas para sa'yo? Akin talaga, meaning ng Christmas talaga is to spend time to your loved ones, number one. Okay. At kung pwede, lahat ng mga, kung meron tayong mga kaalitan, maging peaceful na din sa mga magbati-bati na. Peaceful and joy lang tayo. And make a peace. Or make a peace. Parang gano'n sa akin, di ba? Okay. At the end of the day, it's all about, number one, you know, Christmas for me, this is the day when Jesus was born. Correct. Right? Where everything birthday niya, where everything is at peace, where everything is happy. Joy, happy. Parang ganun lang naman, di ba? Bigayan, di ba? And sometimes, unfortunately, nangyayari lang talaga yung mga ganitong mga bagay pag Christmas time lang, di ba? O Christmas na, magbati na tayo. Pero pagdating ng January, tara, away ulit tayo, magkagalit tayo. Huwag naman! Pero, di ba? Come on, di ba? Pero it's the season of ano? Season of giving. Giving and connecting and peaceful. Oo. Pero yan, uso na naman ang tinatawag nating simbang gabi. Right? Oo nga, speaking of simbang gabi, natapos mo ba yung simbang gabi last year? Medyo ninovena ko yung sa anak ko eh. Okay. Ako din natapos ko. Alam mo pero hirap, no? Talaga. Alam mo kung ano sikreto? Anong sikreto? Alam mo kasi sa St. Joseph, 7 o'clock ang simbang gabi, hindi 5 in the morning. Kami 5 eh. Ay, ang hirap gumising pag napaka-aga. Sacrifice talaga, sacrifice talaga. Yeah, yung sa akin natapos ko rin. And I'm really happy. Maganda naman yung 7 eh, medyo doable pa yung ganun. Yeah, pero ang maganda, afternoon, laging may kainan. Yun naman ang gusto ko kasi rin. Kasi may fellowship. Di ba may kainan din may sa inyo? May kainan din kami. Oh. Yung may free breakfast. Kami yung nag-sponsor ng last day. Sa anak okay. namin. Kami, yung family kayo namin. Kaya sa inyo. O kami talaga. Okay. Lagi, yung sa amin naman, you know, you could bring whatever kung anong gusto mong train na dalihan for the, you know, pag pupunta ka. Pero yung sa amin, I like it kasi for 12 days, hindi po magluluto ang mister ko. Ay, ganun. Kasi doon na kami nagdi-dinner. Minsan, sa amin masarap minsan. Really? Top silog, tosilog. Wow, sarap. Meron bang aris caldo? Meron. Lagi yan. At saka goto. Lagi yan. Ayan, yan ang mga masasarap. Lalo sa umaga. Kaya nga, at saka yung puto bumbong. Ay, ang sarap nun. Nakaka-excited din pag Christmas kasi actually, nilulook forward ko na rin mga simbang gabi. Alam mo yun? Nakakatuwa. I mean, are you gonna do it again this year? Yeah, every year. Yung 12 simbang gabi? Every year yan.
Okay, ginagawa ko na yun. You might as well do it, di ba? Tsaka na, parang pero sa... Pero nag-fulfill ba yung Christmas, yung wish mo? Lagi naman. Nung 12? Yung 12? Lagi naman. Mula ako nung, din. Ginawa ko na kasi nung, alam mo na si June, pero yeah, lagi naman. And mababa lang naman ang wish ko talaga pag Christmas. Gusto ko lang naman na sana magkasama-sama ang pamilya na masaya. Ah, okay, okay. Parang ako din, nagkatotoo yung winish ko last year. Ganun, oo. Yeah, so which parang is, mas feel ko yung ano, yung... Yung alin? Yung within me, napifeel ko talaga yung spirit ng Christmas pag nakukumpleto ko. Oo nga, kasi marami kasi na parang nagiging Christian lang kapag Christmas Day. Oo, okay. Di ba? Pero kung talagang inaano mo yung 12 days, parang pinaghahandaan mo yung pagdating niya, yung birth niya, di ba? Talaga pumapasok talaga yung, oo nga, yung spirit talaga. Oo nga. Talaga, at saka alam mo ba, na every time you go to a weekly, you go to a mass, na napo-forgive yung mga anong tawag ano doon yun? Yung menial sins mo I forgot what's the word. Oh. Yung mga sins na hindi mortal ha kasi ang alam natin yung kapag inano mo yung 12 commandments yung mga mortal sins yun. Ito yung mga small sin mo small sin lang. Na-forgive na every time you go to a mass. Yan, I love that. Yeah, I forgot the term for it. And I just found out about it. It's like, wow, okay, yung pala ang ano. And yung sa akin, pala ang ano. And sa akin, hindi nang parang gift ko rin kay Lord, kay God, diba? Oo nga, kasi yung birthday niya. Yung nevina ko na yun. Na 12 days. Na yun, itong regalo ko sa'yo. Ah, kasi mag-uumpisa po yan sa December 15. December 15 ang umpisa na yung simang gabi. Meron naman kayo dito sa Sacramento, diba? Marami naman. Alam mo, diba? Okay. Here in Elk Grove, we have three Catholic church. St. Joseph, Good Shepherd, and St. Maria Goretti. Yes. All three Catholic church do sibag gabi. Ganun kadaming Pilipino marami dito na, sa talaga ba, oh, dito masaya. Sa El Grove. Masaya nga dito eh. Nasasaya. Alam mo, kung di lang talaga, ano, lilipat ako rito. Gusto ko na rin dito eh. Grabe, para bang pag magsisiba ka, puros Pilipino. Ano ba yun? Nakakatuwa naman kasi tingnan. Parang ito ang daily city ng Sacramento. Alam mo, I was just thinking about that last week. Parang, ang dami! Talaga nag-ano na dito yung ano eh, no? nag-ano na. Lumipat na yung iba, di ba? Oo nga. I mean, most Bay Area people. Dati, Vallejo, di ba? Union City. Para mga Pilipino. No, yun naman talaga, Vallejo, dato, Union City, City, Daly City. Daly City. Now, ito naman, pero kumalat Elk Grove. Na. So, which is, you know, it's fun kasi, you know, as we all know, Elk Grove is the most diverse in all Sacramento region. Yes, true. Yeah, feel true. At home ka talaga dito. Tama. Di ba? Oo. So, anyway, like I said, we just want to be able to talk about this, number one, kasi nga, watch out kayo sa mga ano, sa mga packaging ninyo, lalo na magsha-shopping kayo. Oo nga, correct. Ikaw, mahilig ka mag-Amazon, di ba? Amazon hindi, ka na rin ba? Hindi na? Ako. Ang mahilig mag-Amazon yung mister ko. Minsan nga na, nabubuisit ako kasi araw-araw na lang may box. Oo nga eh. Amazon, shopaholic yung mister ko. Nakusus, Mariosef. Kasi ang dali-dali mag-shopping, isang pito, swipe to the right, left, done. Tama. Totoo naman eh. Hindi ka na nag-hassle, wala nang traveling. Pero people don't actually look at the price even. Mm-mm. Kasi para sa kanila, it's the convenience that they're paying. Tsaka ako, for me, at least kung bibili akong damit, gusto ko kasing nahawaan ko rin eh. Tinitignan ko rin. Mahirap ang damit, kailangan mong isukat. Isukat talaga eh. Pero yung mga little household items or mga little things. Tech stuff, pwede yan. Pwede, correct. I mean, yung mga anak mo, ano bang sinabi na ba sa'yo kung anong Christmas wish list nila? Wala pa naman, pero ako, I always tell them, bigyan nyo sa akin yung what you need, not want, lagi. Mga kailangan nyo ng damit, kailangan nyo ng ano, di ba? Parang, yung mga needs, ha? Hindi yung want, kasi meron, want ko lang to, pero meron, pero wala pa naman binibigay sa akin. Pero may budget ba? Nagbibigay ka ng budget sa mga anak mo? Depende. Wala? As much as possible sana, gusto ko low budget. Kasi tagal-tagal na ako lang lagi nagbibigay. Oo, diba? Yes. So, ang malaking budget lagi kay Mrs. Alam mo, guess what? Kay Mrs. Alam ikaw, mo bang, anong budget mo? May budget ka ba? Nakuha ko na yung Christmas gift ko. November pa lang. Ba? Bilis ah. Yes. Ba? Last weekend, ba? Binigyan ako ng cellphone ng anak ko, yung iPhone 16 Pro Max. Yung bago. Yung pinakabago na may AI. May AI na. Correct. Kailangan mo. Nagulat nga ako sa nakabalot pa. Sabi ko, ano ba to, November pa lang may Christmas gift na ako. Naunahan ka. Tapos yung mister ko, binigyan ng anak ko ng MacBook na, yung bago na laptop. Oo.
Sabi ko, anak, bakit mo kami binigyan ng napakaaga? Hindi mo na hintayin yung December 24. Ang sagot niya, Mom, so you could make money because you need your cell phone on your business. Totoo naman yun. Totoo naman yun. Tama naman. Sabi ko, ganaman. Sus Mario Josep. So anyway, I hope everyone is getting ready sa ating pinakamasayang okasyon season? Sa buong taon. Mm-hmm. And this is what we call the holiday season that starts from Thanksgiving, to Christmas to New Year. We're just reminding everybody as well, be careful out there. Yes, and be safe. Correct. Okay. And then, of course, hopefully, itong Pasko is matupad ninyo ang inyong mga Christmas mas wish. Mas maninggo, mas maligaya. Correct. And I think it will be. Okay. Yes. So anyway, thank you so much for tuning in here at Bahay Pinoy sa Tate. We'll see you soon. Thank you, everyone. Follow, subscribe, please. Bye-bye.